Joseph, bigo nga ang mga mambabatas sa mababang kapulungan na pagkasunduan kung sino ba ang bubuo at mamumuno sa minorya. Nang tumayo si Minority Leader Quezon Representative Danilo Suarez para maglahad ng kanyang kontra SONA, agad siyang hinarang ni Marikina Representative Miro Quimbo. Sabi ni Quimbo, siya na ang Minority Leader. Kasama niya sa grupo ang 21 kongresista mula sa nagsanib na puwersa ng Liberal Party at Makabayan Bloc. You cannot allow somebody who campaigned for a speaker in a leadership war at nanalo po yung kanyang kinakandidato kung siya ay minorya noon. Papayagan ho ba natin na maging minorya pa rin ho siya? Isa si Suarez na nagsulong at bumoto na maging House Speaker si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kaya otomatiko ng miyembro ng mayorya si Suarez base sa rules ng Kamara. Bago ito, nahalal na Majority Leader at Rules Committee Chairman si Camarines Sur Representative Rolando Andaya. Sabi ni Andaya, pareho pa rin ang komposisyon ng mga leader ng mababang kapulungan. The majority bloc recognizes 260 members as part of the majority, 17 members as part of the minority, 7 from the independent bloc, 7 from the independent Makabayan bloc, and 1 independent. Dinepensahan din ni Deputy Minority Leader Alfredo Garbin si Suarez. We in the minority voted for the winning speaker. But there are also those who did not vote and did not participate. But what I'm saying is, in Rule 3, the effect is it did not change and it will never change the membership status of each and every member, irregardless of whether you vote for the winning speaker or you did not participate in the said proceedings. Hindi totoo na ang rule na yan ay para lamang sa Constitution or when we organize ourselves for the first time on our very first meeting. Dahil kung totoo po yun, yung rule na yan, inilagay yan dapat sa Rule 1. Ang Rule 1 nakalagay, convening and organizing the House. Sa numero pa lang, kitang-kitang mas lamang kami sa kanila. Hindi pa prinsipyo at pagwapuhan ng pinag-uusapan. Hamon ni Senior Deputy Minority Leader Lito Atienza kay Quimbo. If they want to join us, they're most welcome. As I'm sure, their application will be processed and considered. So tingin niyo ba pa tatanggapin kami? Eh pagkatagal-tagal na namin gusto mag-apply, hindi kami tinatanggap. Why will they accept us? We are more than they are. So why in the heaven's name will they allow themselves to be dislodged? Paniwala ni dating Majority Leader Rodolfo Fariñas, si Representative Eugene Michael De Vera dapat ang acting Minority Leader dahil sa lahat ng miyembro ng minorya, siya lang ang hindi bumoto kay Arroyo. We signified that we were joining the minority and as ruled by the Supreme Court, the duly constituted minority is the group of Suarez. Unfortunately, Suarez left the minority and join the majority. That is the clear status here. Let us not confuse ourselves. Importante ang papel ng minorya sa Kongreso dahil sila ang bantay kung tama ang ginagawa ng mayorya at ng administrasyon. Ipinagpaliban ang debate sa minority leadership bukas. Itinalaga namang acting House Secretary General si Robert Bobby Maling kapalit ni Attorney Cesar Pareha. Si retired General Romeo Prestosa na dating Presidential Security Group Chief ni Arroyo ang papalit na Sergeant at Arms kay retired General Roland De Tabali. Bagong talagang Vice Chair ng Rules Committee at Senior Deputy Majority Leader si Representative Rodante Marcoleta. Bagong Chair naman ng Accounts Committee si Representative Yeda Romualdez. Ayon kay Andaya, hindi maaabala ng issue ng minority composition and leadership ang nakatakdang deliberasyon sa budget bukas. Ang mga opisyal kasi ng minorya mula sa minority leader hanggang deputies, otomatikong ex-officio members ng mga komite. Kung hindi pa sila klaro sa sarili nila kung anong parte silang grupuhan, eh mag-attend na lang sila lahat this point in time. I don't think it will even, well, it should not delay or cause the postponement ng budget deliberations tomorrow.
Joseph, bukas ipagpapatuloy yung debate at inaasahan na bukas nga ma-plansya na yung issue na yan. Pero mangyayari lamang daw yan pagkatapos ma-aprubahan ng ilang mga pending bills on third reading. Samantala, bukas din inaasahang mahahalal o matatalaga yung mga magiging bagong chairman ng ilang komite sa Kamara. Joseph? Tricia, okay, let's go first to Congressman Suarez. Bakit niya at anong basis niya for insisting na he is the minority leader? Ang argumento ni Congressman Suarez, hindi naman nadeklarang bakante yung kanyang posisyon bilang minority leader. Ang nadeklara lang daw bakante noong sesyon, noong July 23, noong Lunes, noong araw ng SONA, ay yung posisyon ng House Speaker. Yung argumento na yan, yung kanilang pinanghahawakan. At dahil hindi naman daw nadeklarang bakante yung ibang posisyon, particular na yung posisyon niya bilang minority leader, eh sila pa rin daw yung nananatiling duly recognized minority bloc sa Kamara at siya pa rin yung namumuno rito, Joseph. So enlighten us, no? Yung may binabanggit si Congressman Quimbo at yung isa pang kongresista, rules. They're mentioning Rule 1 and Rule 3. Kaya can we elaborate on ano yung sinasabi ng Rule 1 and Rule 3 na yan as far as reorganizing the House is concerned, Tricia? Yung sinasabi ni Congressman Garbin na Deputy Minority Leader sa grupo ni Congressman Suarez, nag-a-apply lamang yung rule na sinasabi ni Quimbo na otomatikong nagiging parte ng mayorya ang sino mang mambabatas na boboto sa Speaker dun sa initial na composition ng Congress. Halimbawa, nagbubukas pa lang yung 17th Congress, Joseph, dun lang daw mag-a-apply na yung mga mambabatas na hindi bumoto sa Speaker, sila yung magko-comprise ng minority bloc. Pero in this case daw kasi, ayon daw dun sa rule na sinasite niya, eh hindi naman daw kasi ito yung puntong initial composition o initial constitution ng 17th Congress. At dahil third regular session na ng 17th Congress, hindi na raw dapat mabago sa puntong ito yung status ng memberships. Ngayon, yung argumento naman ni Quimbo, yung rule nga na sinasite niya, eh may rule din kasi na nakasaad sa House rules na kung sino man nga yung mambabatas na tututol dun sa pagtatalaga ng isang speaker o kaya yung mag-a-abstain sa pagboto sa isang speaker. Na yun nga yung nangyari noong naitalagang House Speaker si Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo dahil wala naman siyang kalaban, ay otomatikong magiging miyembro ng minority. Ang problema raw, yung grupo ni Congressman Suarez, maliban lamang doon kay Congressman De Vera, lahat sila bumoto pabor sa speakership ni Speaker Arroyo. Joseph? Who is going to ultimately decide sino yung magiging minority? Because both camps are insisting they want to be minority. So sino yung magpapagitna dyan? And they will say na you are the minority leader. Yan nga ang tanong, Joseph. Mm-hmm. Tinanong namin yan kay Majority Leader Ronaldo Andaya. Uh-huh. Rolando Andaya, sabi niya hanggat maaari, ayaw manghimasok ng majority sa usapin ng minority. Ngayon, pinagbigyan yung debate kanina para marinig yung mga argumento at ipagpapatuloy bukas dahil umaasa yung kasalukuyang liderato ng Kamara na mula ngayon hanggang bukas bago magsesyon, makapag-usap-usap sa sarili nila itong mga grupo na gustong maging minority bloc sa Kamara at sila-sila mismo yung magsettle sa issue at sila-sila yung maghirang nung kanilang minority leader. Ngayon kung bukas meron pa rin ganyang klaseng hindi pagkakasundo, sakalang daw maaaring may magmosyon para pagbotohan niyan, Joseph. Ngayon kung ano yung lalamanin ng motion, hindi pa rin tiyak kung ano. Kahapon sa isang press conference, no, sinabi ni Representative Antonio Tino na miyembro sa grupo ngayon ni Representative Quimbo, no, na maaari rin daw pagbotohan kung anong interpretasyon ng rules yung susundin sa composition saka sa leadership ng minority. So yan talaga yung aabangan bukas dahil ang sinasabi nga sa atin ni Majority Leader Andaya, first time ito nangyari. So kaya talagang kumbaga kakapain din kung paano ito re-resolbahin. Pero hanggat maaari, ang pinaka mainam daw yung ideal
circumstance ay mag-usap-usap at magkasundo yung mga grupong nag-aagawan sa pagka-minority para ma-settle nila on their own. Tricia, ito, paki-explain, bakit ba pinag-aagawan yung minority leadership position? Kasi parang kung gusto mo na medyo malapit ka sa kusina, so to speak, majority yung puntahan mo. But now, we're seeing some members who have been allied or who are part of the majority, they want to insist na maging bahagi ng minority pa rin. Yan, Joseph, marami sa atin ang hindi nakakaalam o madalas nating maisantabi, no? Kasi itong mga minority members, no, particular yung minority leader, saka yung kanilang deputies, yung deputy minority leaders, automatic nga ex officio members sila ng mga committees. So, this translates to political power. So, paano to na-operationalize? Kung matatandaan natin, Joseph, nagkaroon nun ng impeachment deliberation sa Justice Committee, di ba? Nagkaroon ng ganong impeachment deliberations. May time noon na yung unang hearing sa Justice Committee, nakaboto pa si Congressman Carlos Zarate. Pero nung sumunod na deliberation ng Justice Committee, hindi na. Kasi yun yung time na umalis sila from the majority. Now, I'm talking about the majority. So, what about the minority? Nung time din na yon, nung impeachment deliberations, Congressman Edsel Lagman and Congressman Tom Villarin were participating, di ba, in the deliberations. But then, ang sabi ng noon ni Majority Leader Rodolfo Fariñas na nandun sa impeachment deliberations, hindi naman kayo member ng committee. Independent kasi sila. Independent minority bloc sila sa Congress. Hindi sila member ng majority or minority. So, hindi lang sila walang voting power, kundi hindi rin sila, they were barred from participating in the deliberations doon sa procedure, sa impeachment proceedings na yon sa Justice Committee. So, isa yon, yung membership sa committee and yung voting power. Pangalawa, kung natatandaan nyo itong isang instance na to, Joseph, sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito yung araw na inaprubahan yung committee report na ng panukalang pagsuspindi ulit sa barangay at SK elections. Isa sa mga unang pumupuna noong panukala na yun noon, si Representative Antonio Tinio. Naghumantong pa nga sa mainit na pagtatalo at tensyon doon sa hearing na yon. Pero pagdating sa botohan, Joseph, doon sa panukala na yun, o sa committee report na yon, kahit nag-raise ng kanyang pagtutol si Representative Tinio, hindi siya makakaboto kasi nga pinapayagan man siyang umupo doon sa committee na yun at sumali, eh hindi naman siya member at wala siyang voting power. So, isa yan, no? Yung actual translation o pag-operationalize doon sa political power mo bilang isa sa mga leaders sa minority o isa sa leaders ng majority, malaking bagay yon sa impluensya ng pagsulong o pagharang ng isang particular na panukala, Joseph. So in other words, it gives you a louder voice compared to the other congressman, no? What's going to happen now? Kung halimbawa na magmanalo itong si Congressman Suarez, who's from Quezon, na magipa rin siyang minority leader. You have a speaker, Royas House Speaker, Congressman Andaya's majority, and then you have a kapartido rin and kaalyado in the minority. So, is this going to be beneficial for Congress or medyo mas negative yan? Ayun, ang sabi ng mga kritiko, mukhang hindi nga raw maganda yan dahil kilalang malapit si Congressman Danny Suarez kay Speaker Arroyo at duda sila na magkaroon ba ng talagang check and balance pagdating sa pagpasa ng mga panukala sa Kamara kung ang patuloy na magiging minorya ay yung grupo ni Congressman Suarez. Pero nakausap din natin si Congressman Suarez, sabi niya hindi naman daw niya itinatanggi na malapit siya kay Speaker Arroyo. Ang sabi niya, ang commitment naman daw niya bilang minority ay kung talagang nakikita nilang hindi raw maganda ang isang panukala, pinupuna naman daw nila ito. At kung nakikita nilang maganda naman daw ang isang panukala at makakatulong, ay tumutulong din daw sila bilang minorya na mapabuti pa ito, Joseph. Oh, naku, mukhang matagal pa ang bakbakan dyan sa Kamara. Maraming salamat, Tricia Zafra.